Hello! Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Eto na naman tayo. Welcome to Pinoy Survivor. Still surviving. May bagyo eh, kaya maginaw rito, malamig. Saka may sipon at ubo pa rin. Ayaw malis eh, paikot-ikot lang dito sa amin. Second round ngayon, round robin eh. So, titake pa rin ng ano, ng gamot. So, meron akong i-upload na sunod-sunod, ano. Meron na, nakahanda na yung ano eh, yung 87 at saka 88. And ngayon, video 89. Susundan ko pa yun ng 90. Tapos sabay-sabay ko na i-upload. Nintay ko lang yun ng ano, YouTube. So, maraming salamat sa inyo. Like, share, and subscribe. I hope everyone is okay. Maganda yung weekend din, yung weekend, yung ano ninyo, itong week na to na dadating, no? Na anong araw na ba ngayon? Pa-Wednesday na. So, samahan nyo ulit ako sa aking pagkwento na tungkol sa buhay ng first class kami. Lapit na. Mga 20 na lang. 20 na lang na ano, tatapusin ko na. Para ano. So, yung ano, malis na si, nagbabay na si General Canapi, meron na akong ano, Hari Manok. Tapos noon, ang pumalit sa kanya si General Sumel, no? Busy pa si General Sumel na magano eh, magpaghalubilo. Pero ano, he will invite us one day. Yes. I do remember that. He invited us, yung brigade officers, to his quarters, superintendent's quarters sa Camp Allen. No? So ngayon, ang nasa New Cadet Battalion pa rin, patapos na. Tapos na, yun nangyari yung ano, yung fencing accident. So, doon sa description, ipo-post ko na lang yung link, no? Video 1 and 2, yun yung fencing accident. So, balikan nyo na lang. Siguro sa, ano, sa, dun sa playlist, gagawa ko ng bago, all about nung first class year, sama-sama. Doon na iba, ililipat ko yung ano, yung fencing accident doon para magkaroon ng chronological order. So, after ng fencing accident, nag-ano na ako, mga parilis ako ng 5 days lang. Kasi baka, ano eh, baka, pagka nagtagal, malumoral ka eh. Mahirap talaga nagtatagal sa hospital. So, ayan, nagpa-ano kagad ako, nagpa-discharge, di ba? Tapos sabi ng doktor, 6 months ako, hindi dapat gumamit ng aking boses. Kasi, maano daw eh, mawawala daw totally. Pero tinuyo ko yun. Nagpa-discharge ako ng Tuesday. Sabado ako na aksidente, nasaksak. Nagpa-discharge ako ng Tuesday. So, ilang araw lang ako sa ospital. Tapos noon, Wednesday, second quarters ako, yung status ko. Hindi ako matend ng ano, ng practice drill. May parade. Ewan ko kung incorporation yun eh. Basta may parada. Hindi ko na matandaan eh. Tapos, nung, since hindi ako matend ng practice drill, ang nagdala si Bob De La Rea. And then, o nagpalit yata sila. Si Bob ang ano, ang nag-adjutant. And then, si Bong Silva na suwabe yung boses. Siya yung ano, nag- first captain in my place. And then Thursday, nag-practice ako on my own. Sigaw-sigaw ako nung umaga doon sa flirtation walk. Yung kita yung ano, yung ravine doon na papuntang Borromeo. Di ba meron doon na parang castle. May mga upuan doon. Then kita mo yung ano, yung radar. Doon banda ako nagsisigaw. So, nagpa-take ako ng picture. Ito yung itsura ko. Parang hindi na aksidente, oh.
Happy naman, nakatawa pa eh. Malabo lang ang pick, pero pagtsagaan nyo na lang. Yan, yan ako. As payat pa ako nung time na yun. So, hindi yan yung plume na binigay ni ano ni General Canapi, nakatago. Ito yung plume para talaga sa first captain na ginagamit. Ito yung pinapasa-pasa namin. One first captain to another. So, yun, yun yung ano. Ito yung bigay ni General Canapi. Yan. Yan yung binigay ni General Canapi. Ginamit ko kasi si Makoy eh. Graduation yan. Ginamit ko. Okay. So, trooping the line yan. So, as I said, apat na beses ko lang ginamit. Dalawang Manila Parade. Tapos, at saka graduation. Tatlong beses pala, no? Okay. Tatlong beses ko lang ginamit. So, muntik na nga yan maano eh. Nadaga yan, naipis yan. Buti, hindi nasira eh. Kasi, tama-tama, pagkabalik ko from Mindanao, eh, nadaan ako sa Pasig, doon sa bahay namin, na ancestral, eh, chine ko. Ay, pinagpugara na ng ano, ng daga, tsaka, o ipis. Pinagpugara na, naghimulmul na yung ano, yung pinagbalutan ko. Wala na, buti na save, no? Buti hindi, ano, na, naabutan. So, ang ano natin ngayon, incorporated na, nag-incorporate. Tapos na yung ano, aksidente ko, tapos incorporated na yung, na-incorporate na yung mga plebo, sama na buong core, bumalik na yung Southern Tour, bumalik na yung galing sa weapons training na mga yearling, buo na yung cadet core. So, everybody happy. So, ano na ngayon, mga Mayo na, May na, June, ganun, academic year na, no? So, medyo relax na yung plebo kasi busy na yung upper class, rating na sila sa mga academics nila, subjects, no? So, inausap ko yung mga second class at saka yung mga yearling, wag magpapadala sa galit nila kasi hazing trap ng mga plebo. Gaya nung nangyari dun sa kinuwento ko na second class, si Cadet Romeo. Munti ka na yung mga ano eh, ma-dismiss eh. Kung hindi yun na-agapan, na-save ko parehas, yung plebo at saka yung ano, yung, di naman grabe yung plebo, pumutok dito lang. Aksidente, tapos nun eh, para magdala yung second class, kinabog ko rin, tapos pinagsabihan, and then sinabihan ko yung class nila, and then yung yearling, separate meetings, para basta pagka meron yung ano, merong problema sa plebo, papuntayin yung plebo doon sa amin. Parang, I want everybody to graduate. Yun lang yung point. I want everybody to graduate. Sayang yung buhay mo. Imagine, nakadaan ka, nakatapos ka ng plebo. 85, 84. And then, okay, yung mista ko, 83. And then, matatanggal ka dahil sa plebo. Sayang. Sayang yun. So, hirap ako huminga. May sipon ako. Mahirap huminga. Nihingal ako, ha. So, nagtatagulan na, and then, ang naging problem namin, and the problem of every cadet, na mga 1970s, 60s, 50s, up to now, eh, same naman yung weather ng Baguio, eh. Nag-uulan na ng Mayo, hanggang November yan. Minsan, merong freak na ulan sa December. Sometimes, January, may naulan pa, may yelo pa eh, na yung bato na mga yelo, nalalaglag pa. Pagka nagsasakar kami, na nabutan kami ng ganun. Mga freak na ano. So, pagka nagulan, kagaya ngayon, yung may bagyo, grabe, tuloy-tuloy ang ulan, araw-araw. So, talagang, ano, yung binubuhos, siguro, ilang mm yon na tubig. Talagang basa, soaking wet, yung Borromeo Field. Eh, ang lupa doon, yun yung clayey, yung brown, no? Bundok eh. So, yung pinang
pinampatag doon at saka ginamit na taniman ng mga damo, eh yung clay na lupa, brown clay na lupa, which pagka napasadahan ng ano, ng konting basa, magputik, and then it stains the white pants. Malalaban mo yung white pants, pero mag-iiwan siya ng grayish na ano eh, na mancha, parang mapa dun sa laylayan, no? Laylayan. Nadinig ko na yung laylayan na yun. Kay Robredo. Oh. So, nagkakaroon ng ano, ng stain talaga. No amount yung pag-isis mo, kahit ipa-laundry mo, pa-dry clean mo, o kaya gamitan mo ng ano, ng bleach, nandun pa rin yung mapa. Very distinct siya eh. Talagang insisting yung brown na clay. Kaya, ang problem, kaming mga kadete, dumaan lahat dyan, pagka Saturday inspection, we use the best na white pants for Saturday inspection. O di syempre, the best, ayaw mong ma-report eh. Di syempre, yung pinakamaganda mong white pants. Ngayon, ang problema, dire-diretso ng parada yon. The best shoes, the best white pants. Eh, sasayad yun sa lupa. Dun sa putek, sasayad. Ang kawawa dyan, yung Hawk Company. Kasi pagpasada ng ano, ng cadet corps sa Borromeo, okay pa. Pero pagka nag, ano na, pass in review, ay, grabe na yung ano, grabe yung putik na. May nakakaiwan pa na sapatos. If you get the, if you can imagine, yung pagka natapakan, quick, babaon talaga yung ano, yung sapatos, and then pagmarcha mo, bunot na yung, nandun yung sapatos, may iwan. Kaya nga, inaanon sa Mesol, eh, the cadet who left his dress shoes at Borromeo Field will claim same at the guard room. E pag kakinlame mo, eh, DR. Kasi ang ano doon, ang offense mo, not tightening your shoelace. Okay, leaving his dress shoes at the Borromeo Field. Imagine niya, no? Eh, maraming ano. Tapos, pagka, ano, yung instructions naman sa amin, pagka ganun, ano yun mo, sipain mo, o kaya itabi mo. Kasi pagka magre-ready ay israel ka, hindi mo nang titignan yung ibaba, hindi ka naman nakastup eh. Nakatingin kang diretso. So, hindi mo alam yung matatapakan mo, tapilo ka nga abutin mo. Kaya makaka-aksidente eh. Kaya nga dapat tanggal. May mga na-aksidente yung mga kadete, natatapakan yung sapatos. Kaya ano, eh pagka naputikan pa tapos nabasa, ang hirap matuyo, tapos sira na yung ano, yung pagkaka, mahirap shinin, mahirap pakintabin. Lalo yung white pants, wala na. So, ngayon nagkaroon na incident. They bisita na 3-star general na from Thailand as far as I can recall, no. Tapos noon, yung weather basa na yung Borromeo Field, pero yung weather mukhang ano eh, cloudy, mukhang ano, uulan. Tapos, we are now preparing a few, mga 2 weeks to go, o 1 week to go, bago Manila Parade. So, yun yung ano, yun yung situation. Basta, a week or 2 weeks, or a month na kamo, a month before Manila Parade, which is June 12, Independence Parade. O, kung nasa Mayo tayo, May 30, kaya 12 days to go, no? O 13 days to go, June parade na. E kinakailangan, ano yung susot mo doon? Kasi may competition eh, ng best marching unit. Dapat piniprepare namin yung best uniform namin. Eh, tapos papaparadahin kami. So, yun yung dilema. Eh, ilan ba yung white pants namin? Pagka ginamit mo naman yung white pants na pangharagan, panghalabas o pang throwaway, patay ka sa SI, mare-report ka. So imagine the dilemma, no? So ngayon ang ano doon, nagtanong yung mga ano, yung mga Council of Commanders, tinatanong ako, pati yung mga battalion S23, tinatanong si Blue na Brigade S23.
may nagtanong din kay Bob De La Rea, may nagtanong sa akin na mga Council of Commanders din, Battalion Commanders, Company Commanders, tuloy pa ba yung parada? So sabi ko, may guest of honor, 3-star. So, I am trying to contact yung STO, Commandant, o kaya Superintendent. Pero they cannot be reached. Yung officer in charge, hindi rin. Yung OC, hindi rin makontakt. Bakit? Eh, nandun na yata sila, nag-entertain na lahat sila dun sa visitor eh, na 3-star general. Ewan ko kung graduate sa academy yun. Na ano, kaya parang ano ba, parang magkakilala o whatever. Basta important yung ano, yung tao eh. The, who is expecting na magkaroon ng parada na ano, testimonial eh, na ano, parade, na for his ano, ngayon, ang Blue, ang tinanong sa akin kung ano daw ba, ikakancelin ba yung, ano, yung parada, ma-postpone ba? Sabi ko, wala pang word eh. Wala pang word. Kay STO, tsaka kay Commandant, o kaya kay General Sumel, o kaya sa officer in charge. Isa lang dun, ang makontak. Then we're in business. Ang problema, hindi nga makontak eh. Tapos ang sabi ni ano ni Blue at saka nung ano, nakaraan desisyon na. Sabi ko, teka muna, wala muna ng desisyon. Hintayin lang natin. Last minute ako magde-desisyon. Ang dali naman 'yon na ano eh, i-call mo i-sabihin mo everybody will go back to barracks, sumaambo na. Madali yung desisyon. Ang ano doon, 'wag mong gamitin yung authority na hindi mo naman authority. Kaso si Blue hindi ako naintindihan. Sabi ko, magde-decide ako sa last minute. Eh, ang Blue, sinabi ka agad dun sa guard room. Parade is canceled. At ito ang tuwa mga kadete. Ngayon, ito ang problema. Meron akong policy sa, ano eh, nung start ko sa brigade. Ayaw kong makikita tayo na nagsisiraan. Gusto ko, pagka ang makikita ng cadet corps, buo tayo, sabi yung ganon. Magmimista tayo eh. Pagka nakita ng cadet corps na tayo, nagsisiraan o nag-aanuhan tayo, nagda-down tayo ng kapwa natin brigade, pangit, sabi yung ganon. So, ang style natin, kung ano yung nabitawa na salita ng isa, paninindigan natin, paninindigan ko as the first captain. Ang problem, make sure na pagka meron kayong bibitawan na salita na sang-ayon dun sa trabaho ninyo as brigade staff, Bob De La Rea, Kid Florese, and as S1, and then si yung Bawaw, si Bong Silva, Blue as the S23, yun ang madalas na may contact sa kadete, yung 1 at saka yung 3. And then, yung 4, so, at saka yung 5, si Sabare, yung 4, si Espirilla. Na kung meron mang kinakailangan kayong desisyonan at the moment o magbitaw kayo ng salita, make sure, impormahan nyo ako. O kaya, hold your tongue muna and then let's daanin natin ang pag-usapan because unless na kailangan mo talagang out of the spur of the moment kinakailangan mo magdesisyon, okay lang sa akin 'yon. Basta bottom line, paninindigan natin lahat. Kung ma-demote ang isa, demote lahat tayo, okay lang, sabi ko. Wala naman sila ipapalit sa atin. Tsaka ipapalit sa atin, madedemote din eh. Panay maga ng 83 eh. So eto na. De bumalik, ni-announce na ngayon sa guard room. Nagulat kami. Putya, sino nagsabi? Hindi ko pa nga nakukontak eh. Sino nagsabi? Tinawagan ko yung OD. Kadet OD, sir. Saan galing yung announcement? Sir, sa inyo. Box sa inyo. Ay, yung OG ang nagsabi. Sir, sa inyo, sir. Tapos, yung OD, nasa na? Saan ko usapin ko, Bok, anong, wala pa, may ano ba, na-canceled yung parade? Hindi, kayo daw ang nagpa-cancel eh. Okay, sabi ko ganun.
Sige, sige, cancel. Sabi yung ganun. Pinanindigan ko. Tapos, eto na. Hinahanap ngayon ng superintendent, ng commandant, at saka ng STO, nasaan yung kadete? nasaan yung cadet corps? Wala doon sa grandstand. Nandun sila lahat sa grandstand. Diyos mio. Nasa Lungay Ban, tapos no, lumipat, nasa ano muna sila doon sa ibabaw ng lecture hall, doon nag-entertain, canapes sila doon, tapos lumipat sila dito sa Lungay Ban, then bumaba na sila sa ano, sa grandstand. And then, umaambun-ambun. Yun ang napakaswerte ko, umaambun-ambun. Umaambun-ambun. Tapos nun, hinahanap nila yung cadet corps. Eh wala na, yung cadet corps, preparing for mess na. Nagbibihis na ng dress code. Ah, yun na. Pinagalitan ako ng lahat ng takbo na galit na galit sila. Napahiya daw ang command. Ayan na, demote na raw ako and all that. Tapos nun eh, alam ka na ba sabihin kong, eh, yung Brigade 3 kasi, hindi. So, inako ko. Why did you cancel the parade? Ah, may delinquency report. Why did you cancel the parade? Sir, it is in the best interest of the cadet corps and PMA as a whole, sabi mo ganun. Because it's going to rain na. Eh, biglang bumuhos. Kalagitnaan, supposed to be, pagka, ano yun, manual of arms na mga 11:30 siguro, yung time na yun na biglang buhos na. So, ano na lang kami, march up sa mess. Yung minalas ako doon, minalas ako sincerely doon na ano. Pero sikat din kami. Sikat din kami kasi canceled yung pa rin. Ang lalakas ng loob nito, manganto, wala yung ganun eh. Pero hindi alam kasi nung cadet corps yung mga pangyayari. The commander is responsible for what his unit does or fails to do. In this case, the unit, the whole Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, did not go on parade. Why? Because there was an announcement, parade is cancelled, sir. Oh. And then, the Brigade S3 decided na based dun sa mga usapan namin, na over-eager and then sinabi sa Odi na sige, cancel na yung parade. Nag-extend masyadong authority ba? The Brigade S3 thought na it's okay from his point of view. Pero from my point of view, it's not okay. Kaya inaway ko. Kasi, Bok, pwede ba wag ka magde-desisyon ng ganun? Kasi ako yung magde-desisyon. Sabi ko sa'yo, last minute eh. Pinre-empt mo eh. Talagang kakanselin ko, oo. Pero, ano ba, yung subukan kong tawagan lahat. Hindi ko pa nakokontak eh. Hindi pa nga ako lumalabas sa kwarto eh. Pwede naman na lumabas sa kwarto. Isipin ko kung nasaan sila. O di, tatanungin ko yung mga sundalo na gwardya. Nasaan ba si Soup? Nakita nyo si Commandant o kasi STO. At di syempre, may bisita. At di syempre, nag-entertain nyo na yun mga yun. Yun, napakadali eh. Pupuntahan ko pa lang eh. O di, hayaan mo lumabas yung corps. Hayaan mong mag-formation sila dyan sa Quezon Avenue. Sabihin ko, sir, masisira yung mga pantalon eh. Ang suit nila, panay ano eh. And I was even thinking na pabalikin sa barracks. Kasi from SI, nandun na sila pinabalik na muna ng barracks eh. Tapos nun, ang iniisip ko, papalitan ng mga white pants. Ang isuot yung mga dirty white pants na. Kasi masosoil talaga eh. Maputik yung Borromeo, basa. Eh sigurado yun pagkaduman ng 1,000 na kadete. 1,200 na kadete. Ay, kawawa yung huli. Parang liguan na ng kalabaw. I will show you some pictures. And then, ayun na. Na DR na ako. Well, anyway, walang ano eh. It's my policy. Suportahan kami, kaya tinayuan yon. Pero nakalusot ako doon. Revoke yung DR eh.
Na-revoke yun din. Revoke, ha? Tinati. Sinabi sa akin, sir, do you want to be demoted? Yes, sir. Yes, sir. I'll take full responsibility, sir. I know the offense, sir. But the consideration, sir, is we're going to Manila. Suot namin ng cadet corps yung pinakamagaganda naming white pants. Lalaban tayo sa best marching unit, best appearance. Isasabak dyan sa Borromeo Field, basang-basa. Ay, sira, sir. So, I decided, cancel the parade. Yun ang sabi ko. Revoke yung DR. Tinayoan ko yung ano eh. Inako ko na yung problema. Yung ano, yung the whole thing. Pati yung kay OD, sinabi ko, ako nagpa-cancel. Na ano. Sabihin yung lying, sige, bahala kayo. Ang totoo doon yan, I took full responsibility as the commander. Anyway, low moral yung ano, yung three-star general. Low moral siya, di siya nakakita ng parade. Pero bumawi na lang kami sa Mesol. Siyempre, galit si General Sumel, ano? Galit yung bagong ano superintendent. Pero, bawi-bawi lang yan. Bawi na lang namin sa best marching unit. Yan, ganun ang ano. So, ang that incident made me go back to my diary. Yung first captain's diary, no? Second class pa nga eh. Yung pinag-usapan namin ni Bob. Nandoon eh. May nilagay ako doon na 3-star. Nakalagay doon, rain boots. Imagine, nandoon. So, lumoral ako eh. Madedemote na ako. Pero nung nakita ko, rain boots, nandoon, nakasulat. Yun yung solusyon. Kahit isabak mo yung cadet corps, kahit anong basayan, umuulan, sige, okay lang. E nasa loob yung white pants eh, ng rain boots. Hindi mo gagamitin yung dress shoes. O kahit naka, ano ka, yung medyas mo, hindi naman mababasa. Nandun, nasa rain. Kahit balutin mo nga ng plastic yun, hindi halata eh. So, may rain boots. And then, yun. Pinerso ko. Sinabi ko dun sa, kay Robin Aspirilla, Brigade S4, tsaka kay Bob, Bongmate, tirahin natin yung ano, magpa-rain boots tayo. Gawa tayo ng bagong uniforme na ginagamit sa parada. Ever since, ang ginagamit dyan sa mga parada na yun, full dress eh. Full dress, white. Pagka nabasa yung ano, yung balahibo, yung hari manok, no? Pagka nabasa yun, parang ano yun eh, yung manok, yung babaeng manok na bagong do, bumaganon yung balahibo, nagpapagpag na ganon, di ba? Gumaganon. Di ba yung lalaki, nag-iikot muna, nag-ano siya, nagda-dance siya, parang Dances with Wolves, no? Tapos nun, pagpatong niya, sandali lang, tapos na. And then yung babaeng manok, gaganon. Kikiligin. So yung balahibo niya, lahat nakatinding na. Ganon yung ano namin, yung plume namin, pag na nabasa. Ang tagal pa naman matuyo, tsaka inaamag. Sa Baguio tayo eh. Pagka nabasa, and then hindi mo napabilad sa araw, wala, sira. Tapos nun, pag naglalagas siya. Or, pagka nasobra mo ang bilad sa araw, sobra naman yung ganyan niya, and nakatiwak, tikwas na. So, kinakailangan, patagalin mo siya dun sa case niya. So, yun. White pants, definitely sira. Pagka, ano. So, Robin, Bok, magpa-verify ka na sa S4, sa tactics group, kung magkano ang isang combat boots, rain boots, magkano. At saka, raincoat. Yung raincoat. Nag-brainstorm kami sa brigade. Nag-usapan namin. Ano magandang iparis dyan? So, ang naging, ano namin, ang consensus namin, naging final, may rain boots, full dress pa rin, full dress ang gagamitin, full dress white, underarms, pero hindi siya ko. Yung dress cap with cover. Bakit? Tapos may nakaano yung ano, nakasuot yung ano tawag dito, yung strap, no? Parang sa siya ko rin. Kasi yung strap ng dress cap nandito eh. So tatanggalin, iyaano mo yun, dito mo ilalagay sa ilalim.
So parang nakasyako ka rin. Nga lang, hindi ka nakapompom, hindi ka nakaplume, yung manok, hindi ka nakaplume. Naka-dress cap ka lang, and then with plastic cover. Tapos raincoat. Yon yung option na gagamitin sa uniforme if the weather is not really cooperative. Mukhang uulan and all that. Tapos, kinakailangan, uniform lahat. So, kinakailangan ma-verify kung ano yung sizes ng paa. At saka yung raincoat, kinakailangan uniform lahat. Kasi may mga raincoat na remnants pa, pinamana ng mga 1970s pa, tsaka 81, mga 80s, no? 80, 81, yung mga US na galing, West Point na yata yun eh, yung supplier. Ngayon, i-standardize na lahat. So, i-retire lahat ng mga mana-mana na raincoat, tapos ngayon, i-issuean lahat, bungkor, ng bago. Para pagkatinignan mo, uniform lahat. Yan, yan. Kumuha kami ng raincoat, kumuha kami ng rainboots, tapos nun, pinasuot namin yung isa naming model. O, isa naming mista. O. Tapos nun, binit-bit ko, kasama ko na bumaba, kay, sir, request for rainboots, request for ganito, ganyan-ganyan. Nasa journal, sinulat ko rin, permission to see you, sir, regarding ano rainboots. Ano yun? Okay, go ahead. Magkita tayo. Punta ako sa kanya, report ako, and then pinag-usapan namin. Maganda daw. Supportive si STO. Sabi ko, para hindi na, ano, wala nang problema. Matanggal yung problema. Kasi nasisira yung mga white pants namin. So, yan. Eh, ang sayang eh, hindi namin na pakinabangan kami. Ang nakinabang, class 84. And up to now, yung mga kadete up to now, pinapakinabangan nila. Ay, pinapakinabangan ng cadet corps up to now. Ay, pangit to. Ayan, kita nyo, buong cadet corps, oh, naka ganon. Berde-berde yung Boromeo-Pil, ibig sabihin, rainy season. Pagka February, March, April, ano yan eh, brown. Okay. O, ayan oh. Ang, tignan nyo, naka, parang mga German. No? Parang mga German. Tingnan niyo yung ano, yung nilalakaran. O putik-putik na, 'di ba? Parang ano na ng kalabaw. Dinaanan ng kalabaw. Putik-putik na eh. O tingnan niyo, colors pa lang 'yan ha. Ang dumaan first and second battalion. Yan colors pa lang. Dalawang battalion pa ang dadaan. Around 500 cadets. Isipin 600 cadets. Isipin niyo yung tingnan niyo putik. Eh kung white pants 'yan, wala na. Eh, tingnan nyo, parang mga naka-raincoat at saka naka-bota. Diba? Kaya yung mga kadete ngayon, thank you. Thank you. Thank you. Kasi yung mga nauna sa amin, hindi ginawa yun eh. Hindi sila nag-isip out of the box eh. Basta parada, sinabi, gripe. Griping lang, griping. Sa amin, ang ginawa namin, ayaw namin mag-gripe. Gusto namin solven yung problema. Ang problema, ayaw namin masira yung sapatos, yung white pants na matitino kasi galing kang SI, you wear your best uniform and then isasabok mo sa parade ground, baliwala sa mga tactical officer. Seemingly. Kasi hindi naman sila yung naglalaba, hindi naman sila yung nasisiraan ng dami. Basta sila, inspect lang ng inspect. So, para mawala yun, rain boots ang solusyon. Tsaka, option ng uniform. Pagka inclement weather, raincoat na. Para hindi masira yung dress coat. Hindi yung full dress. Para hindi masira yung plume. Yung cap na lang. Pero, through the years, nagkaroon ng ano eh. Deviation eh. Dun sa logic na nagkaroon ng rain boots, raincoat na uniform for parades. No? Bakit ka magpuplum? Nakabota ka, magpuplum ka, tapos naka, bota lang ang suit nila, walang raincoat, walang ano. Ayan, parang ang gandang tignan nga eh, sabi ko nga eh, parang mga aktong German army, no? Parang ang gandang tignan talaga. Uniform eh. Nakalabas yung cross straps,
Nakatiklop yung ano, litaw yung mga chevron. Ang gandang tingnan. Ang gandang tingnan. Oh, ito, battalion level, oh. Credit to the, ano, ah, to the owners ng picture. Pinaus nila yan, eh. Pinagmamalaki nila. At least, okay lang, pag malaki nyo. Basta pinagmamalaki rin namin, sa amin nagsimula yun. Hindi nga namin napakinabangan. Inisyo sa amin yung bota at saka mga raincoat 1 week before graduation. Anin mo yun? Pinamano namin. So, ayan yung brigade, oh. Tingnan nyo, ha, observe. Yung dress cap ang gamit. No? Dress cap. Kaya, you look snappy when you have this kind of uniform. No? When you use the dress cap, when you use the rain boots and the raincoat in full dress, white underarms, you use the dress cap with cover. You look snappy. And you look like idiots when you use the shako with plume and then raincoat and then nakabota. What's the point of magre-raincoat ka, babasain mo yung shako mo tsaka yung balahibo mo. Mag-dress cap ka na may cover. Hindi kayo, questionin nyo yung sistema. Hindi yung kung ano yung tanungin nyo, ba't ba nagkaganyan? Ba't nagsimula? Edo, kasi kami pinanggalingan ito talaga. Kami nag-design. Kami nag-isip kung paano. Ito yung original. Ganyan, ganyan. It's supposed to be like that. No? It's supposed to be like that. Hindi yung nakabota. Ang pangit tignan, nakabota, nakadress white. Eh, magsapatos na lang kayo. Na... Kasi ang purpose noon para ano, hindi masyado expose yung damit ninyo, pero may mystery. Kita pa rin yung chevron. Hindi naman ganun kainit dahil sa malamig yung panahon, eh. Hindi naman umaaraw, eh, cloudy. So so kung yung mga first class ngayon o kaya yung mga tactical officer ngayon, please ano, put in mind, huwag kayong gagamit ng rain boots na meron kayong raincoat tapos nakasyako kayo para kayong ano nun, eh, naka-expose yung ano, eh, yung balahibo. Mas logical tignan, mas snappy tignan, naka ano kayo, naka dress cap with cover tapos nun naka raincoat nalitaw yung blue, yung wool ng shoulders ninyo, tapos naka ano na to, and then nandun yung sword strap, white belt, kita. So may dating, may arrive na ano, eh, may lumulutang yung white straps, no, yung belt tsaka yung ano tayo, yung sash, no, nakalutang parang ang German ang dating, ano, snappy tignan. Hindi yung makikita mo, they look stupid. The cadet corps look stupid because hindi naintindihan why ganon ang suot, no? Sorry sa mga ano. I'm just stating my opinion. Bahala kayo, kaya nyo sundin. Again, credit to Colonel Eslao, the senior tactical officer. Credit to the brigade staff of Matikas class of 1983, because pinag-usapan namin yan, eh, pinagtalunan namin kung ano yung tamang option, and then pinaghandaan hanggang sa pinakita namin sa tactics group na sinuportahan. We were hoping to use it, eh, pero hindi umabot, eh, graduation, eh, nung dumating, eh, 1 week before graduation. So, ano gagawin namin dun? Di pamana. Iba, inuwi. Sentimental, eh. And then, yun yung ano. So, meron pa ba akong nakalimutan para dito? So, yun. Because of that canceled parade, minalas, pero swerte naman na hindi na 45, 1990 o na demote.
Kasi naisip din ng tactics group, tama eh. Tama rin. So kayo, huwag kayo matatakot mag-decide. Although, pagka mag-decide kayo, make sure you have used up all the possible na naggamit mo na lahat na-use up mo na lahat ng ano para ng options na magde-decide ka ng ganun na ka-drastic. Eh, sa akin, eh, ang tingin ko nga, na preempt, na masyadong abrupt eh. Hindi pa naman mula, hindi pa naman first call eh, ng parade. Tapos, nasa loob pa kami ng mga barracks eh. Tapos nun, naghihintay nga yung cadet corps eh, if matutuloy yung parada o hindi. Tapos, yun nga, kung nakausap yung superintendent, dapat, okay yung commandant, o kaya yung STO, sila nag-decide sana eh. Di ba? So, bakit rock your head? Hayaan mo yung mas mataas mag-decide. Sila yung may authority eh. A first captain cannot cancel a parade. Remember that. A first captain cannot cancel a parade. Should not cancel a parade. Marunong ka pa dun sa command. Mapapahiya yung command pagka may bisitang, eh kung presidente ng Pilipinas yun, eh kung foreign dignitary yun, eh, sasabihin nila, in just a while, we will be proceeding to the grandstand to witness the presentation, manual of arms of a cadet corps. We will see how proficient they are. Pinagmamalaki ka dun eh. And then biglang, mabubulaga yung superintendent o kaya yung commandant. Nakakaya yun. Kaya nga, sluggable yun. Yung offense na yun. Sluggable yun. Swerte ko, hindi ako na demote dahil dun. So, yun, ganun lang. Pagka mag-reason out kayo, make sure na kaya yung tayuan. No? Sige, kahit saan kayo, kahit private sector o military. Always think of your people. Tandaan nyo, there's nothing wrong to think about your people, but at the same time, you think about the company, the organization, as a whole, yung impact ng gagawin mo, and yung effect, no, dun sa organization. Hindi yung bara-bara, decide ka. Inisip mo, pasikat ka sa tao. Mali yun. Dapat yun, inisip mo. If you will go beyond yung authority mo, mas maganda sila na involved sa itaas. Di ba? So, it's better to involve people higher than you when a very important decision has to be made. Let them take the laurels. Let them be the ones na sumikat. Basta ikaw, ikinonek mo na lang yung concern ng tao na sabi mo dun sa itaas. Kasi ikaw yung go-between eh. Dalawin papel mo ha. Not only thinking of the people, but also the overall organization and the mission. So, very important. Kasi mali yung bara-bara. No? Mali yung bara-bara. Okay. And sa akin naman nun, I had to take the responsibility. Gaya ng sabi ko nga, the commander is responsible for what his unit does or fails to do. Hindi ko pwedeng sabihin, eh kasi sila eh, nag-postpone eh. O dito ma-demote yung tao, ma-demote siya, matanggal siya, maslag siya. Eh mali, naghugas ako ng kamay. So ang tama talaga doon is, akuin ko. Ay, decision ko yan. O anong problema? Decision ko yan. Palitan nyo ako kung gusto ninyo. Walang ipapalit sa akin. Ang swerte, no? Walang ipapalit sa akin eh. Nakita nila na kaya ko pa rin mag-decide.
Kita nila yon. Nakita nila yung value. Kaya, oh, galing, 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 galing. Okay. So, yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. Ay, isa pa, may hole pahabol. Hindi baling mag-decide kayo at mali ang decision nyo kesa sa hindi kayo nag-decide. Okay? Malaking bagay. Hindi baling nag-decide ka, pero yung decision mo, mali naman. Pero, compared dun sa, hindi ka talaga actually nag-decide and hinayaan mo lang umagos, dumaan sa iyong opportunity, yung moment na kinakailangan doon ka, nag-decide ka, pero wala. So, isa pang learning yon. Ngayon kung mag-decide kayo, make sure you weigh the pros and cons. And then when you decide, make sure may backup plan ka. Alam ko na eh, nung naako ko na, na ako nagpa, ano, ganun ako, ganun ko sinabi. Ako nagpa-cancel ng parade. It's my responsibility. I'm taking full responsibility. Oh, may backup plan ako. Ano yun? Ewan. O sige, yun lang. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Dadagdagan ko ulit ng isa pa. So, video 89 tayo. Yung mga bago, reviewin nyo lang yung mga nakaraan. Nagsimula itong Cadet Diaries ng video 62. So, ongoing pa rin. Aabutin to ng 100. So, okay. Bye-bye. Thank you. God bless everyone. Stay safe. Bye-bye.